Good news mga kasambahay, kakabitan na ako ng Converge. Ayan na mga kasambahay, yung mga lineman ng Converge. Nakabit na yung ano ko, linya ko. Zero nyo, tanghaling tapat, nagkakabit sila. Balita ako mga kasambahay, pangatlo daw to na ikakabit nila ngayong araw na to. Init. Ayan, maya-maya mga kasambahay, meron na akong unlimited internet. Bali yung pangalawang poste, malamang. Kasi yung bago mag-aircon, dun ilulusot yung kable. Merong ano doon, merong lusutan doon yung orange na tubo. Papasok sa kwarto. Nilagyan nilang yata ng alambre yun para ilahin. Yung mga nauna dito kayo rin nagkabit, di ba? Kayo rin. Yung kayo rin dito yata, ano? Kasamahan din namin yun. Kasamahan nyo. Sila ito to, kasama nyo. Kayo rin. Dito sa lugar na to, pangilan ako nang pakabit? Yung ano namin, dalawa Tapos, hindi ko lang alam. Baka pangalawa pa lang ako, no? Yung isa kasi doon sa likod namin. Sa pangalawa ka din dito na, sa pangalawa ko. Pangalawa ako. Ibig sabihin, iba yung nandito, Pero connected dyan, di ba yung kable niyan? Connect. Saan mo pagka ano, tumagal, magkakabitan nyo ma. Tulad nito si Lodging House, sigurado. Kakabit nyo. O baka nga na-apply na, hindi lang ano Sa San Nicolas, marami ito. Pakabit doon, ilan ang pinapit doon siya? Lima ata. Lima? Lalo na pag nakita nilang maganda. Naki-schedule, no? Naki-schedule lang kasi. Ngayon, ang quota nyo ngayon? Dito, sa San Nicolas. Ibig sabihin, kahit ilan ang makonektahan nyo, basta pag nangyari, alas 5 na, ganon, stop na. Depende kasi sa bilis, no? Kung tabi ng connection, di mas, ng poste, mas mabilis. Pero pag yung skiskinita, parang, ingat boss ha, medyo marupok na yung anak. Ayan ay modem. Bali dito ang ano boss.
na lang mga kasambahay. Sobra-sobra yung 300 meters. Na oo nga. Buti na nga lang eh. Sabi nga ng anak ko yung 200 meters. Baka hanggang dito hanggang PNB ni. Oh, ano mo gusto ko rin? Magalaw. Pwede niya sa 10 poste, sir. Pwede naman, no. Oh, i-loop na lang, no. Pwede naman i-angkla na lang dun sa mga ano. Pwede, sige, mas. Oh, mas safe nga naman, no. Discarte niyo po 'yan, basta pwede naman 'yan. Mas matibay naman di hamak to. Ay, talaga yung kakabit na po ba? Ayan mga kasambahay, nakabit na yung modem habang piniprepare yung mga kable sa labas. Bantayan mo sila, ha? Tingnan mo na ba kaya assist mo. Anong purpose niyan, sir? Ano po, password? Ah, hindi ba yung nakalagay dito sa papel? Hindi po, dito po. Ah, password nitong... May binigay yung papel eh, may nakalagay dito yung surname yung password. Ano kayo purpose doon? Yung purpose po, sir, kung mag-change password o kayo, andun po yung stuff. Hmm, pero for the meantime, pwede nang gamitin using that, ano? Apo. Password. Kung papalitan niyo po, sir, andyan po yung pan. Hindi to sa papel, no? Binigay. Thank you.
din. Meron ka? Tingin ka nga dun sa ano? Dun sa block ni... Oo. Oh, eh, hindi naman na tayo magpapakable. Meron lang ako yun eh. Hindi. Kinano lang ni Brad. Ah, ikaw sa modem. Magaling ha. Iniba sa line man. Pero kakasama kayo. Yan, box! Iwan mo na yan. Oo, oh, oh, tama. Alam na nila kung saan lalagay. Alam na nila kung saan. Ah, ito yung mga package niya. Yung mga gagamit ko. Oo. Maka mga... Hindi. Testing pa lang. Meron pong ano dyan, sir. Meron pong yung tube na kulay orange. Nilagyan ko siya ng palatandaan na alambre para doon po ilalagay. Para madaling mahanap. Nandyan lang. Opo, doon po dadaan yung ano ngayon. Doon po siya lulusot. Nandun po, sir. May orange dun eh, sa ilalim ng mirror ng mic. Hindi yata babatakin yun sir eh. Sa loob. Sir, ano kami na sa buro-buro. Pinalagay niya talaga. One na, ang pinaprimitive ko yan, either cable or internet. Kaya initay namin, noong time na yun, tinatayo pa lang yung converge. Instruction pa lang. Oo, tinatayo pa lang yun. Rap, anin mo nga muna to? Tingnan mo nga muna. Mag-aigab yung tiyan mo sa ganda po. Dito, ka, dito kasi may kwartong walang bangko eh. Kwartong walang bangko. Nabuhol pa lang. Nagkanda ano-ano na. Saan po yan? Saan ba maganda ako? Ay sige, magdito na lang. Kasi dito kasi dito yun na lang ulan. Ipa-activate mo na Carlo, okay na. So yun mga kasambay, naikabit na po yung linya namin sa Converge. Ang problema, nawala naman kami ng kuryente. So hindi namin matesting. Pero yung speed test niya mga kasambay, na-test ko po. Na-test po namin kanina. Nag-brown out kasi 2:30 nag-brown out. Hanggang ngayon wala pa rin kuryente mga kasambay. Nag-speed test kami kanina mga kasambay. Pumalo siya ng 24.3 Mbps. So ang naka-indicate doon sa application or doon sa brochure ay 25 Mbps. Not bad mga kasambay. Sobrang bilis nung internet. So syempre, subject for testing mga kasambay kasi kakakabit pa lang. So yun, sa mga gustong magpakabit, mag-apply ng Converge mga kasambay, ang requirements po
dito sa amin, ah, isang valid ID. And then, ano pa ba yung ano, sinabit natin? Ayun, proof of billing, mga kasambahay. Tsaka, required ng down payment. So, at least 1,500 ang ano, mga kasambahay, ang down payment. Plus, 125 for installation fee for 2 years, mga kasambahay. Pero pwede mong i-cash yung installation fee na 2,500. Pero pwede mo rin naman bayaran installment. Kaso nga lang, may dagdag na 500. So kung 24 months ang lock-in mo, so 125, but total of 3,000 pesos, mga kasambahay, ang installation fee. Pero yung mismong internet na 25 Mbps, mga kasambahay, ang per monthly nun ay 1,500. So kaysa mag-load tayo araw-araw. So kung malakas kang gumamit ng internet, mga kasambahay, I will suggest itong Converge. Okay na okay siya. Okay? So yun, mga kasambahay. So siguro ititest ko siya mga ilang araw para makita ko yung ano niya, yung performance ng connection natin. Siguro i-torture test ko siya. Lahat ng pwedeng buksan na device, bubuksan ko rito, mga kasambahay, para ma-check kung okay ba siya. And then, magbibigay ako sa inyo ng feedback, mga kasambahay, kung okay ba yung Converge. Okay? So, sa susunod na videos natin, mga kasambahay. So, yun, mga kasambahay. Comment, like, and subscribe, mga kasambahay. So, stay at home. Ingat po kayo dyan. Bye.